So ang kakailanganin natin ay drill, power drill, tapos yung screw, yan yung mga batteries ko. Yan yung kailangan ko para ma-install ko yung camera. So hindi ako expert, hindi ako professional pagdating sa ganito, pero DIY lang to. Madali lang naman siya, install lang naman siya dun sa labas. So ito, yung isa, talagay namin dyan sa my backyard. Para kahit yung aming alagang, yung aming bunso ay naglalaro doon sa labas, makikita pa rin siya sa camera. Isa namang camera nilagay namin dito. Yan. Para kahit nandun kami sa nagtatrabaho, nakikita pa rin namin yung aming bunso na nandito. Puro sa pinsan, sa supa, kasi dyan siya minsan tumatambay. So yan. Yung aming screen nasa taas, nandun sa opisina ni Commander, kasi para na ano niya, namomonitor niya kahit nasaan yung ng aming alaga. So yung security camera namin ay meron din sa labas, sa may pagpasok ng pinto at saka sa may garahe. Yung isa ay kakabit ko ngayon dito sa labas ng backyard. So ang gagawin ko, tatanggalin ko muna itong bilog na to. Meron akong lapis na pang-mark para alam ko kung saan ko siya butas. Yun yung gagawin ko. So every butas na, tatlong butas na nilalagyan ko ng mark na pencil para alam ko kung saan ako mag-drill.
So I have installed the camera. Lalagyan ko na lang siya ng tatago ko na lang yung wiring. Ayan, tapos na ang DIY installation ng security camera. The good thing about installing a security camera ay ma-access mo yung video ng bahay mo kahit wala ka sa loob ng bahay o kahit nasaan ka man, accessible siya. Magda-download ka lang ng app para makita mo yung mga videos. Okay, ngayon ay linggo. Ayusin ko tong security camera kasi medyo hindi maganda yung nakukuha niya. So ililipat ko siya dun sa side kasi nagkalangan ako dati dahil parang mag-short yung kanyang wire. So itatry ko siyang ilipat para mas maganda yung kanyang kuha. Para mas kuha niya yung buo yung sa may pinto na to. So yun, siya ay aking reverse drill para matanggal yung tornilyo. Takot kasi medyo mahangin na yun. Lilipat ko siya. Sinuswerte ka nga naman, tinan mo naman yun. Saan ng kapitbahay, natapakan ko pa. So ang gagawin natin yun dito, tinanggal ko muna yung plate niya kasi para alam ko kung saan ko siya bubutasan. So ilalagay ko siyang ganyan, tapos mahirap ito kasi dalawa lang kamay ko. So yung pencil, lalagay ko siya dito yan sa mga butas para alam ko kung saan ko siya bubutasan. Sana dito sa break kaya lang sila sa barina. Wala akong gamit para sa pagbutas ng break. Napakatigas yan. Kaya dito lang tayo. Mas madaling butas. So yung tip ko kapag pag-DIY kayo yung pag-drill ng ganito, dahan-dahan lang. Na yung battery ko na lowbat na kailangan ko siyang palitan. So ito yung kasama niyang tongs at saka yung tornilyo na nakabit na dun sa butas. Okay. So yung kaninang ginamit natin pang drill ang butas ng palitan, ito naman pang screw. Parang siyang nalopat na. Mas wala na akong baterya. Wala ko muna sa charge. Pupukan muna siya ng martilyo. So hindi siya makumakong lahat. Hindi siya makumakong lahat kasi hindi even yung surface. So okay na yan. Didikit na yung tornilyo dyan. Yung anong sinabi ko kanina. Kapag nag-DIY ka, hindi ako masaya diyan sa pwesto niya. Kaya nilipat ko siya. Pero yan, overall naman, madali lang naman ito tapalan.
ako. Sa office ni Commander. So, ayan yung camera room. Ito nyo dyan. Nanood yung dalawa. Ito yung sa may garahe. Ayan sa may garahe. Ito yung backyard. At ito yung main entrance. Opisina ni Commander. So, para nakikita niya kung anong ginagawa nung aming alaga. Pag nasa baba siya, gusto mo nakikita pa ng mga ginagawa ko. For security reasons na rin.